The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. Is there any spirits here with us right now? Oh yeah. Yo, it's going crazy. Whoa, two. That's a cop. This is suspicious, bro. Why are they backing up through this? You good, bro? Dude, it's so creepy. Oh my gosh! The bitsy spider went up the spout again. This is Kiyotaki Tunnel. Dati itong daanan ng tren na naitayo taong 1927 at natapos taong 1928. And this tunnel is almost 444 meters long. At ang mga gumawa ng tunnel na to ay mga slaves. Na kung ibig sabihin, mga empleyado pero hindi sila binabayaran. Kahit pagod na sila o may naa-aksidente pa, ay kailangan pa rin nilang ituloy ang kanilang ginagawa. Karamihan sa mga trabahador ay nagkasakit. At yung iba ay dito pa sila mismo namatay. And the most creepy part is, many years ago, may babaeng nagpakamatay sa tunnel na to. At magpasa hanggang ngayon, nakita pa rin nila ang multo ng babae na pag-alagala. Okay guys, so medyo nakakatakot pupuntahan namin ngayon. One of the most haunted tunnel dito sa Japan. To be honest, sobrang chill lang namin ng gabing to at wala kaming na-expect na kahit ano. Yeah, I feel good, actually. We saw shit last night and now I feel like I'm gonna see shit again in this tunnel. Hindi namin namalayan yung biyahe namin. Ang bilis rin kasi dahil walang traffic. At maya-maya lang. Okay guys, so nandito na kami. Yeah, you can go. Tumawid kami sa kabila dahil doon kami magsisimula. Medyo mahaba-haba ang tunnel at pagdating... Wow. Grabe, sobrang dilim guys. Ayun yung tunnel. Lumapit na ako para pumasok at eksplorin ang loob ng tunnel. Dito sa gilid merong river. Grabe, sobrang lamig dito ngayon. 17 degrees. Stoplight. May stoplight sa pasukan at labasan ng tunnel para maiwasan ang aksidente. Naglalakad kami papunta sa lokasyon na madalas nakikita nakatayo ang isang babae nang biglang may marinig kaming isang ugong ng paparating na sasakyan. Dali-dali kaming tumabi dahil base sa tunog ay parabang napakalaki na sasakyan at napakabilis ng takbo niya. Pero hindi. Ang dahilan sa malakas na tunog ay dahil gulob ang tunnel. That sound loud! Napakakitid lang ng tunnel na to, pero napakahaba at talagang ma-echo sa loob. Meron ding ilaw para sa mga dumadaan. Meron rin itong mga markings at maya-maya lang narating na namin ang lugar kung saan may nagtagong babae at biglang lumabas nang marinig na ang sasakyan at doon siya nasagasaan. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at sinimulan na ang investigation. Is there any spirits here with us right now? This is uncut. Nagsimula nang magtanong si Steve at nang damputin ko na ang camera para itutok sana dito, ito ang nangyari. Hindi pa kami masyadong nagtatanong, pero yung nangyayari sa REM pod ay hindi na namin maintindihan. Meron kung anong nadedetect siya at sa ganitong kaso, ay malapit ito sa kanya. Ayaw talagang tumigil hanggang sa may isang tanong na itinanong si Steve. Can you step away? Pero ilang segundo lang ay tumunog na naman ito ng tumunog. I don't see it go off this crazy. Yeah. Ayaw tumigil ng REM pod sa pagtunog hanggang sa mamaya ay may napansin kaming paparating. That's a cop. Really? I don't know, those are red lights on top.
Would you get in the car? Drive down and back? We might get deported if they caught us, bro. Maybe. Sinubukan naming tingnan kung nandun pa ba ang nakita namin polis. Nagsasakyan na rin kami para hindi kami mahalata. Pero wala kaming nakitang polis paglabas namin ng tunnel. Yeah, he was in front of the tunnel. He was in right in front of the tunnel. Here. Yeah. Kaya bumalik kami na makita naming wala na rito ang mga polis. Because the hill. It was the hill. You could only see the top. Pero isang paliisipan kung bakit hindi tumuloy kung polis man sila. Maybe they see us suspicious, is this why they turn around? Yeah. Because when we saw them, we ran, right? Yeah. And they were like thinking, oh, why is this guy running? At habang nag-aantay ng green light, eh may dumating na sasakyan at sobrang suspicious talaga nila. It's just a red car. Wait, they're parking. Pansinin niyo kung paano siya mag-drive. Bro, they're probably so scared to go through this tunnel, no? Atras abante at halatang hindi mapakali ang driver ng sasakyan na to. At lahat kami kinabahan nang bigla niyang buksan ng pinto. This is suspicious, bro. Sa part na to, meron siyang sinabi, pero hindi narinig ng camera. At nang umandar siya, kumaripas na kami ng takbo. So yun ang nakakatakot, yung mga ganun. Kasi hindi mo alam kung saan mo ma-encounter yun eh. Let's do it again. Bumalik kami para ituloy sana ang investigation. Pero pagbaba namin, narinig namin yung tunog ng sports car na paparating. The lights! Wait. Talk. Dude, they're looking for us. Kuminto siya sa harapan namin bago tuluyang dumiretso. Buti na lang walang tao sa loob ng kotse. Fuck. Fuck that. Guys, they were looking for us. Yeah. Let's get out of here. Fellas. Yo, just hop inside the car. Hop inside the car, guys. Dali-dali kami pumasok sa loob para sana umalis na. So guys, hinahanap kami ng mga nakakotse na pula. No, I think we should just wait. Just a second. And if they pull up again, we drive away. Oh no, they can't. I think they're just trying to get us out of here. I don't think so. Why would they just stop? What are they looking for? They're not even in the tunnel at that point. I mean, nag-uusap-usap kami dahil hindi na namin maintindihan ang buong nangyayari. At bigla kaming nagulat nang makita na naman namin siyang pabalik. They knew. He's coming back. Oh, guys, turn your lights off. That's him. Yeah. That's no, him. It's not. That's him. Red car, dude. That's him. He's trying to find us, bro. No. He's trying to find us, bro. No, I don't know. Maybe he's a drifter. Why would he drift? That's kind of true. Yo, let's get out of here, bro. Dude, what's he doing? I think he's like looking for us. Lumabas kami para magpalipad ng drone sa loob ng tunnel. Ang operator ng drone na to ay si Rich, isang professional drone pilot. Ang plano, makatawid hanggang dulo. Pero malapit na sana sa end nang biglang magloko at parang may humahatak pa kanan sa drone. Kagad siyang bumalik kasi baka mamaya biglang bumagsak ang drone. Malapit na sana siyang makabalik nang biglang mawalan ito ng kontrol. Turned to the side as if I was moving it to the side, right? To dodge the thing. Yeah. But then it just like hit it and it felt like it dragged it. You know what I mean? Whoa. Okay. Like you have to look at the footage. And there's no wind, back. Dude. Yeah, there's no wind. I'm so fucking That's confused. That's crazy. Well, at least it's a So guys, now, nag-FPB si Rich sa loob ng tunnel. Pero ang nangyari, nawalan siya ng control. Dude, is it because the ghost would have been on camera? Bro, yes, it's cutting our signals. It's cutting our recording. Okay, so makikita niyo yung buong clip kay Rich. He has a YouTube channel, guys. Blah, 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 blah. So, yeah. Nire-review namin yung footage dahil hindi pa rin kami makamove on sa pag-crash ng drone. Nang biglang may marinig na naman kaming paparating na nanggagaling sa tunnel. It's just like a news crew. Sa puntong to, medyo kinakabahan kami. Kasi baka mamaya yung pulang kotse na naman. My motorcycle.
Nakahinga kami ng maluwag nung makita naming hindi kotse, kundi mga kabataang nakamotor ang dumating. Kumbawa! Kumbawa! Hello! Hello! Mababait naman yung mga dumating. Nakipagkilala kami at may tinuro silang direksyon na doon daw may nagpapakita talagang multo. Ghost! Yeah, ghost! Ghost! Mirror. Okay. All right, here. Okay. Kaya nung umalis sila, habang nag-i-intro si Steve, eh sinubukan naming sumilip ni Rich sa sinasabi nilang direksyon. You good, bro? Meron siyang sinisilip na kung ano. What's up? Okay guys, dito may isa pang tunnel. Pupuntahan namin ni Rich yung sinasabi ng mga locals kanina. Dude, there's no lights here. At paglapit namin, may aninong parang lumipad sa bandang dulo. Oh my god! Bro! We saw it, bro! Oh my god! Wait, turn off auto fan. We both. What happened? We thought the what same. What the fuck happened? Yeah! What? Did you holy see? Shit! You guys capture it? Yeah, bro! What did you see? Dude, this is Shadow! Shadow? Dude, that's exactly what I saw. We literally, dude. We were up there, we look at the mirror, right? Yeah. So, we found the rear view mirror that the locals were talking about. Yeah. And we were just looking and staring at just it. Just beside the right mirror? Right next to the mirror, right behind it. There's a fucking shadow that went down. No way. Dude, black shadow just passed by. Dude, that was freaky. Kaya bumalik kami sa taas para makita kung ano ba talaga yun. Okay guys, so babalikan namin tong tunnel. So, when did you start to see it? Right here? Well, we were standing here. Sinubukan namin gumamit ng flashlight at dito na kami nagka-problema. Why is my light not working? Oh, that's not a good sign. Dude, it's not. What the hell? Bro, I'm trying to max it out and literally it's turning low. Dude. Like, it's not working. Look, there's three levels. Yeah. One, two. Yo. And it just turns off. It doesn't go to the brightest. I was gonna bright that. You think you broke it? I don't know. Maybe this tub can I try is affecting it? Yeah, try it. So you have to press this to change the level. Mm-hmm. Lowest. Wait. One, two. And guess what? I three. Charged this. No. Yeah, it was in my bedroom. Yeah. I saw it. You were charging it all night. You were using it earlier, right? For the tunnel shots. Yeah. In the other tunnel. And it was working fine. This makes no sense. Dude, I think whatever's up here is affecting our batteries. Lumapit kami sa lugar kung saan may nakita kaming anino kanina. It's gone, bro. Dude, that was the dude, it has no... Wait the hell? Leaves. Dude, that was legit. Wait, do you see that in the mirror? Oh, I see it moving now. Is there a black one in the mirror? What? Yo! No, dude, it's gone. Pagdating namin, mag-Bloody Mary ritual sana kami sa harap ng salamin nang biglang may marinig kaming boses. Bro, this is like Bloody Mary almost. Yeah. I just heard a laugh. I heard a laugh. I heard something. Like I heard a woman's squeak. Laugh. I just heard a laugh. I heard a laugh. I heard something. Like I heard a woman's squeak. Laugh. Anichua, are you the white lady? Show yourself. Pero wala nang nagparamdam matapos ang marinig naming boses. Hindi pa rin namin lubos maisip kung anong natatagong misteryo ng tunnel na to. Simula sa pagtunog ng REM pod, misteryosong nakasasakyan, crash ng drone at shadow na bumaba malapit sa salamin. Oh my gosh! Pero may mga bagay talagang misteryoso at hindi mo matutuklasan ang misteryo nito. Umuwi kaming may tanong sa aming isipan. Gawa ba ito ng mga espirito? O lahat ng to ay nasa loob lang ng imahinasyon ko? Comment down below what's your thoughts. Please do like the video and I'm trying to reach 2 million before the year ends. Always stay safe and always remember,
be limitless.